Hi everyone! Welcome back to the Project Awesome! So kung nagtataka kayo, bakit nakamask ako? Kasi yung makeup look na gagawin natin ngayon ay para sa ating new normal situation. So tanggalin ko muna para makita niyo itsura ng makeup look. Tada! O diba? So kung iba naman iniisip bakit kailangan pa mag-makeup, eh mahuhulas din naman niya. Gagamit ka rin ng mask, hindi naman mahalata. Huwag niyo na lang pakinggan yon. Kung gusto niyo pa rin mag-makeup, why not, diba? Ako nga kahit nakakulong lang ako dito sa bahay, kahit nag-workout lang ako, minsan nakikilay ako. Naglalagay ako ng lip tint, naglalagay ako ng cheek tint. Bakit? Kasi yung paglalagay ng makeup para sa ating mga makeup enthusiasts, makeup lovers, nakaka-boost yon ng mood natin, 'di ba? Kasi feeling pretty tayo, so gumagaan yung ating pakiramdam, 'di ba? So meron tayong nakukuhang joy and satisfaction sa paglalagay ng makeup. Hello, ayaw naman nating ma-expire lang basta yung mga makeup products natin diyan na nakatambak lang, 'di ba? So itong makeup look na ginawa ko, since naka-face mask nga tayo, simple lang yung hindi patong-patong yung nakalagay na makeup, and sinigurado kong long-lasting para iwas hulas tayo. So, kung gusto nyong malaman kung paano ko ginawa itong new normal makeup look na to, then please keep on watching. Okay, so syempre unang-una sa lahat, kailangan mag-skincare pa rin kayo para ma-moisturize at ma-nourish pa rin yung skin nyo. And also, I just wanna suggest na gumamit kayo ng eye creams or eye serums, especially at night bago kayo matulog, para mukhang well-rested kayo talaga pagkagising nyo kahit na minsan kulang tayo sa tulog. At syempre, isa sa pinakamahalaga sa lahat, wag na wag nyong kakalimutang gumamit ng sunscreen. So bago ako maglagay ng sunscreen, maglalagay muna ako nitong aking tone up cream. So dito sa new normal makeup look na gagawin ko, hindi ako gagamit ng foundation. Kasi ang aim natin, yung tumagal yung makeup look natin, yung simple lang, tsaka yung hindi siya hahawa dun sa, as much as possible, yung hindi siya hahawa or magta-transfer dun sa mask na gagamitin natin. Actually, even before, hindi naman talaga ako gumagamit madalas ng foundation pag lumalabas ako. Tone up creams lang. It's basically like a moisturizer. So, wala siyang binibigay na coverage. It's just that nagmumukha ka talagang fresh. Iba talagang nabibigay niyang aura sa'yo na parang hindi mo na nga talaga kailangan ng foundation. So, kung meron kayong mga kailangan itagong mga pimple marks or any imperfections on your face, I suggest na gumamit na lang kayo ng concealer para hindi patong-patong yung nasa mukha nyo, lalo na yung pagka buong araw kayong lalabas, tas lalo na meron tayong masks na gagamitin, diba? So una, baka isipin nyo, sobrang puti naman yan. Pero guys, mag-a-adjust siya eventually sa iyong balat. Ayan, nakita nyo, hindi ko alam kung properly nyo nakikita dyan sa screen. Pero in person, parang biglang fresh na agad yung dating ng face ko. And also, since parang moisturizer lang siya, magaan siya sa mukha. Okay, ngayong nakapaglagay na ako ng toner creams, it's now time to apply your sunscreen. So I'm going to use this Bello Whitening Sunscreen. And SPF 50 na rin naman yung meron siya. Actually, it's SPF 50 PA++. Ayan. I usually apply liberal amounts of sunscreen para talagang covered na yung buong face and yung buong neck ko. So, meron tayong mga imperfections na kailangan pa rin i-conceal. So, I'm just going to use concealers for that. Pero be sure na ang gagamitin nyo, yung mga long-lasting concealers para hindi siya mahuhulas. Kasi, since maglalagay tayo ng mask, o baka maglagay pa kayo ng face shield, mas prone siya na mas magpawis tayo, lalo na ang init ngayon dito sa atin sa Pilipinas. So, I have here the L'Oreal Infallible Full Wear Concealer. More than concealer daw siya. This is in the shade Cashmere. So, I'm just going to apply this on the areas na kailangan kong i-conceal. Especially sa ating under eye, kasi yan yung makikita lang sa ating mukha kapag lumabas na tayo, since naka-face mask nga tayo. Tapos kapag nagbe-blend ako ng concealer dyan sa eye area ko, dinadamay ko na din yung aking nose. So meron ako mga blemishes ngayon sa aking mukha, pero hindi ko nalalagyan yung ibang parts, lalo na yung nandito sa may lower part ng mukha ko. Pero lalagyan ko na lang din tong aking nasa noo. So I'm just blending that using my fingers again. Okay, so ayan, nakapag-conceal na tayo. So, I suggest na kapag gagamit kayo ng foundation or ng mga creamy types na concealer, gumamit kayo ng translucent setting powder para iset nyo yung foundation or yung inyong concealer para talagang, alam mo yun, ma-lock into place sila at hindi sila agad mahulas, okay? Pero since hindi naman ako gumamit ng foundation, concealer lang, hindi ako gagamit ng mga setting powder na gano'n. Ang gagamitin ko, yung ganitong klase ng powder. So, these are actually beauty powders.
Pero bago ako mag-powder, maglalagay muna ako ng cheek tint. Dapat unahin nyo yung mga cream-based makeup products nyo bago kayo mag-set ng powder. So, ito yung Skin Potions Dream Velvet Cream. You can use this for your eyes, your cheeks, and your lips. So, multi-purpose itong Dream Velvet ng Skin Potions na to. Pero, mas paborito ko talagang gamitin yung kanilang Glam Pockets. So, ito yung Glam Pocket in the shade The Bomb. So, meron ka ng cream blush, and then meron ka pang cream highlighter. Dapat unti-unti lang yung paglagay kasi it's more pigmented than you think. Actually, mas okay yung magdagdag ka ng magdagdag kaysa yung madami agad ilalagay mo, mas mahirap yun i-control or i-manage. So, for the cheeks, ang isasuggest ko sa inyong gamitin nyo, yung mga cream-based na mga cream blush, ganyan, yung mga creamy cheek tints kasi based on experience din talaga, mas tumatagal sila and mas kumakapit sila sa skin compared sa mga powder blush. And also, less yung transfer nila dun sa mask na ginagamit nyo. O, ayan, di ba meron ng kulay ang ating face. So, ngayon, isiset ko na yan using my Pond's White Beauty Tone Up Milk Powder. So, this is the Tone Up Powder ng Pond's. Ito din yung isa sa mga paborito kong powder, yung pang fresh-freshen lang, ganun. And also, meron din siyang parang instant brightening effect sa face mo. Makita nyo, nakadagdag ng freshness tong Tone Up Powder na to. So, maglalagay na ako ng highlighter. Ang gagamitin ko nga, itong sa Glam Pocket ng Skin Potions. And I'm telling you guys, kung gusto nyo yung parang dewy finish or natural looking na glow from within na highlighter, this is your best bet. Ang ganda talaga ng product na to. Para talagang natural yung dating mo pero glowing yung skin mo. Kahit naman cream yung texture nitong highlighter na to, hindi nga masisira yung powder mo. Kung oily skin kayo, kahit skip nyo na yung part na to ng highlighter, yung naglalagay sa noo, sa nose, kasi sabihin ng iba baka daw lalong maging makinang or makintab yung face nila. So you can just skip this highlighter part. Nagmukhang glowing lang yung face natin pero hindi sila nagmix nung powder na nilagay natin. Hindi din niya nasira yung concealer na nilagay natin. So, sa pangkilay, ang isasuggest ko sa inyong gamitin nyo yung mga eyebrow gel kasi talagang long-lasting. Once na nilagay nyo na sa kilay nyo, nakaset na yon. Hindi na yon mag-move. Ganon usually yung mga eyebrow gels. Kung gusto nyo ng something na mas natural, I suggest you use eyebrow tints. Eyebrow tints, love na love ko sila. Parang kang nagpa-microblading. Parang ganon yung dating niya. And ayun nga, sobrang long lasting. And one of the best brow tints ay yung sa K Palette. So I have two right here. Real Lasting Eyebrow 24 Hour Brow Tint ng K Palette. Itong isa yung kanilang dual ended. Meron siyang powder sa kabilang dulo. So pwede mong iset yung iyong brow tint kung ayaw mo nung medyo makintab yung dating ng kilay mo. So itong dual ended yung gagamitin ko ngayon. So this is the Lasting Two-Way Eyebrow Liquid Tattoo. So once I'm already happy with how I filled in my brows using the brow tint, tsaka ako na sinishape yung kilay ko nilalagyan yung edges. I'm just going to get that powder and basically apply that on top. Mas nag-mattify itong kilay kong to compared dito. So, kung nakakapalan kayo sa kilay na ginawa ko, sa shape ng kilay na ginawa ko ngayon, please excuse me kasi yan yung preference ko. So, kung ayaw nyo ng ganyan kakapal, okay lang, nipisan nyo ng konti or, you know, just follow the natural shape of your brows. Pero ako, nilagyan ko siya ng shape na ganyan kasi medyo bitin yung kilay ko ngayon. So, meron kasing nag-request sa akin, pwede daw ba akong gumawa ng makeup look na maglalagay ng glitters pero pwede siya for everyday makeup look kasi since yun nga lang daw yung mas makikita kapag lumabas tayo ngayong new normal na situation natin. So, naisip ko yung mga Korean eye makeup. Diba, usually simple lang sila, pero meron silang nilalagay na glitters, pero hindi siya sobrang over the top yung dating. So, ganun yung itatry natin gawin ngayon. If you want, pwede nyong i-contour yung lids nyo, or gumamit kayo ng transition color, pero since hindi naman kasi heavy makeup, or heavy eye makeup yung gagawin ko ngayon. Didiretso na ako dito sa aking favorite na shining, shimmering, splendid na powder eyeshadow. This powder eyeshadow is actually from Fashion 21. Hindi ko siya talaga dinediretso ilagay sa mata ko kasi baka magkaroon ng fallout. So, naglalagay lang ako dito sa likod ng kamay ko. Ang ganda nito kasi para siyang nagtututon. It's illuminating pero at the same time, hindi siya heavy. And I really love the shade kasi it's rose gold. And then, pwede niyo rin siyang dalhin dito sa inyong inner corners para instant highlighter na din siya. I'm just going to use this Tiviant. Ayan, Tiviant Glitter Liquid Eyeliner and this in the shade Amber. And I'm just going to apply that on my lower lash line. Pat-pat niya lang siyang ganyan. Para hindi masyadong harsh yung edges niya.
Since simple lang yung ina-achieve nating makeup look, kung maglalagay kayo sa lids nitong glitters, huwag na siguro kayo maglagay sa lower lash line. At kung maglalagay kayo sa lower lash line, huwag na kayo maglagay dito sa inyong lids. Pero kung gusto niyo naman both, eh nasa inyo pa rin yun. Why not? Pero yun nga lang, mas simple pagka isa lang doon yung lalagyan nyo, okay? So I'm just going to use my favorite Skin Potions Meow Liner. Okay, of course, after the eyeliner, para makumpleto ang ating eye makeup look, kailangan natin maglagay ng mascara. So, isa sa pinakamagandang brands ng mascara talaga na natry ko ever, yung Maybelline. Maganda talaga yung mga mascara nila. Pero meron kasi akong isang paborito ngayon, and that is from Holika Holika, yung kanilang Transformer Mascara. Hindi ko alam kung mabibili to dito sa Pilipinas, pero nabili ko kasi ito sa Korea. Kaya gustong-gusto ko to dahil sa kanyang mascara wand. So, diba, ayan siya, ayan. Typical, simple mascara wand. Ito, yung pang lengthen ng inyong lashes. Pero, itong top na to, nakikita nyo to, naiikot yan. So, kapag tin-twist nyo yan, nakita nyo, na-twist din yung kanyang wand. So, pang-volumize na yon. And that's why I really love this mascara at yan yung gagamitin ko ngayon. So, of course, bago tayo maglagay ng mascara, i-curl muna natin ang ating lashes. Okay, so ngayon tapos na tayo sa eye makeup. Actually, pwedeng yan na yun. Since maglalagay naman tayo ng mask, hindi makikita yung lips, so kahit hindi na kayo maglagay ng lippy. Pwedeng lip balm na lang, ganun. Pero kung gusto nyo pa rin maglagay ng lippy, kunyari ako, kahit siguro maglalagay ako ng mask, maglalagay pa rin ako ng lippy. Kasi ayoko talaga yung incomplete looking yung makeup ko. Kung maglalagay kayo ng lippy, ang gamitin nyo, waterproof. And mas maganda siguro mga lip tints na lang din. Kasi hindi siya magta-transfer sa mask nyo once na mag-set na yung lip tint nyo. Or kung ayaw nyo naman ng lip tint, mag-settle kayo sa mga matte liquid lipsticks kasi nagsaset yung mga yon and hindi sila magta-transfer sa inyong mask. As much as possible, avoid using creamy lipsticks and mga lip gloss kasi mag-smudge lang yun sa lips nyo kapag nilagay nyo na yung mask nyo and kakapit siya sa mask nyo. Or you can use yung mga dreamy texture, airy, alam nyo yung airy texture ng mga lippy, ng mga velvet tint, gaya nitong self-beauty na to. You can purchase it, pero hindi siya available dito sa Pilipinas, so international manggagaling pa siya sa Korea. Pero I'm sorry na sinishare ko ito sa inyo ngayon kahit na hindi easy access kasi isa lang talaga to sa mga paborito kong lippies ever. As in, ang ganda kasi talaga ng texture niya. And yung shade na paborito ko, yung Butter Kiss Ginger na to. Very airy nung texture niya. Napaka lightweight niya sa lips. Ayan siya. Kailangan lang na i-blend mo siyang maigi. So creamy yung texture niya pag nilagay mo siya. Pero pagka nag-set na siya sa lippy mo, hindi na yan magta-transfer ng bongga. So ayan, tapos na ang ating new normal makeup look. Pero para mas tumagal yung inyong makeup at para iwas hulas talaga, I suggest na gumamit kayo ng makeup setting spray. And I'm going to use this one from Ate Anne and Lux Organics. Alam nyo, gustong-gusto ko to kasi very fine yung mist niya. Pagka in-spray mo siya sa face mo, para kang walang nilalagay sa face mo. Parang halos hindi mo siya maramdaman, nakala mo kulang yung nilalagay mo kasi ganun ka-fine yung mist niya. That's why I really love. Okay, so ayan na ang ating makeup look. Tignan natin kung ano itsura niya kapag kasuot na natin yung ating face mask. O, diba? Kitang-kita ang inyong eye makeup. Talagang nangungusap ang inyong mga mata. Ayan, so may konting transfer lang dun sa lippy kasi hindi pa siya masyadong nagsiset. Pero dun sa cheeks, ayun o, sa ibang part, wala, diba? Hindi nag-transfer yung inyong cheek blush, yung highlighter, okay pa rin siya. Check nga natin. O, diba? Ang ganda. Yan din yung kagandahan. Kapag ka hindi patong-patong yung nilalagay yung makeup sa face nyo, less transfer and less hulas kapag ka ganun. So, napansin nyo, hindi ako gumamit ng bronzer or ng pang-contour kasi nakita nyo naman nung nilagay natin yung mask, hindi na rin naman siya halata. Pero kung gusto nyo pa rin maglagay ng bronzer or ng pang-contour, then by all means, be my guest. Gumamit pa rin kayo ng bronzer and ng contouring powder. So, para po dun sa viewer or subscriber ko na nag-request na gumawa ako ng makeup look na ganito, ng
yung pang new normal na i-focus daw yung eyes at gumamit pa rin ng glitter. Tinake ko po yung challenge nyo and this is the look that I came up with. Sana po happy kayo sa result. Sana rin meron kayong natutunan dito sa makeup tutorial na to. Please let me know kung meron pa kayong ibang mga request na makeup looks na gusto nyong gawin ko at sa abot ng aking makakaya, itatry ko pong gawin yon. So yeah, that's it. I heard na bukas, because today is May 31, bukas, GCQ na tayo. Kung lalabas kayo talaga, be sure na, you know, take the proper precautions pa rin, mag-alcohol pa rin kayo palagi. Always, always, always wear your mask. Huwag kayong lalabas na wala kayong mask. Still practice social distancing kahit na pwede na tayong lumabas, kahit na pwede na tayong magtrabaho and all, para talagang makaiwas tayo sa virus na to na kumakalat. Okay? So yeah, that's it for this video. Kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please do subscribe for more videos like this. And also, don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo kapag meron tayong mga bagong videos gaya nito. So yeah, thank you so much again for watching this video. And I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!